Ano ho ba kaimportante ang mga presidential debates? Napakahalaga po sapagkat buhay po ng tao, ng mga kababayan natin, ang ating paglilingkuran sa 6 na taon. Ang mga nanonood ngayon, kayo po sa mga tahanan ninyo, sa mga cellphone ninyo, kayo po ngayon ng HR department. Kami po ay aplikante sa trabaho. Gusto mo naman ba mag-hire ng isang empleyado na hindi mo nakausap, hindi mo nakita, hindi mo nalaman kung anong karanasan, anong magagawa para sa iyong kumpanya, metaphorically speaking? I think ang mga kababayan natin ay karapatang may karapatang marinig ang mga layunin ng aking kapwa kandidato. And you deserve that. You deserve to know what it's in our mind, ano yung nasa isipan namin, ano nasa puso namin. Maaaring kami may pagkakaiba-iba. But what matter most, marinig nyo mismo, mga kababayan, sa bibig namin kung ano ang tunay na layunin namin at mga pangarap natin para mapataas yung antas ng pamumuhay ng tao. And I think debate, for that matter, is very important. It's like an HR department and applying for the job. Personally speaking, I think he will attend all the debates unless, because I haven't seen the complete schedule of the campaign sorties. Pero as I said, Yorme loves the debates. And nag-excel siya sa debates kasi he's very open, very transparent, very honest. Talagang no holds barred. Pag yes. Si Yorme tinanong mo, hindi siya nag-iingat magsalita. Kasi hindi naman siya nagsisinungaling eh. Dahil kung ano yung nasa puso niya, sinasabi niya talaga. So, kaya natutuwa siya na nabibigay siya opportunity para ipaliwanag yung kanyang programa in the simplest terms possible. Yung 10-point economic agenda para maintindihan ng mga tao kung ano yung plan niya. Kasi yung mga debates na yan is all over the Philippines. Ang daming nanonood. Talaga lahat ng tao sinusubaybayan yan. Diba? Yes. So, siya ka maganda na makikita mo lahat ng presidential goals na doon lahat para ma-compare mo yung kanilang mga agenda, kanilang mga plano. So, lulutang talaga doon kung sino talaga yung may konkretong plano para sa ikabubuti ng ating bansa. Lalo na ngayon, we are in the midst of the pandemic. Madami pa rin tao nahihirapan kung doon pababa ng baba yung pandemic, madami pa rin walang trabaho, hindi pa rin na nag-use yung mga face-to-face classes. Yes. Ang dami pa rin natin problema. Baot tayo sa utang. Ang dami pa rin natin problema. So, yung susunod na presidente, napakalaki ng kanyang obligasyon. Pag-upo niya din ang presidente. Dahil marami siyang kailangan gawin para tumaas yung antas ng mga Pilipino. So, given nga na Yorme loves debates, no? Why do you think does he resonate with the people? Right? I think because he's honest. He's honest and his messaging is realistic. It's basic. Mm-hmm. Lahat ng sinasabi niya is, kailangan siya ng tao. Yes. Katulad na naman sabi ko, galing kasi siya sa hirap. So, alam niya kung ano yung mga kailangan ng mga tao na naghihirap para umahon ang kanilang buhay, para umasenso ang kanilang buhay. Yun nga, ayun ang pinaka-essence ng kanyang 10-point economic agenda para iangat ang buhay ng tao. Kaya siya nag-resonate dahil ang daming nakaka-relate sa sinasabi niya. Kasi ang daming naghihirap eh. Lalo na ngayon, nasa gitna tayo ng pandemya. Kaya kung nagsalita siya, may credibility siya, nagpinagdaanan niya yun. Tapos, yung mga lahat ng kanyang accomplishments, mga proyekto, lahat ng kanyang pinapangako, ginawa niya sa City of Manila. Meron siyang pruweba, meron siyang resibo, so wala siyang kailangan patunayan. Ang gusto niya lang, yung ginawa niya sa City of Manila, gawin niya sa buong Pilipinas. So, yung iba nangangako pala, si Yorme nagawa na.